Tiniyak ni Manila Mayoralty Candidate Alex Lopez na ibabalik sa lokal na pamahalaan ang mga pag-aaring ibinenta ni Manila Mayor Isko Moreno at ng Konseho. Ayon kay Lopez, hindi tama na pagkakitaan ang mga ari-arian ng lungsod. Isa sa mga ibinenta ni Moreno at ng Konseho ang Divisoria Public Market sa halagang 1.4 billion pesos. Pinapalagan ito ng mga tindera ng Divisoria Public Market. Ang nagbenta, si Isko. So maliwat sa kasiyahan ni Lacuna. So maliwat dito, kung may kumita, alam nyo na ako sino. Di ba? Eh, number one, mababa ang paupa ng Divisoria Market nung panahon ng tatay ko at Mayor Nilip. Eh, dahilan po dyan, unang-una 36 years ago na ho, tsaka 30 years ago na ho, yan kay Mayor Lim. Yung presyo po nila noon is imbued with public interest. Gusto natin mura ang binibili po ng mga taong bayan, kaya kailangan mura ang paupa sa palengke. Palagay ko naman dapat naintindihan ang taong bayan yan na kailangan mura. If we, public service po ang palengke, kaya public market po ang tawag dyan. Ayon kay Lopez, hindi ang pagbebenta ng mga ari-arian ang solusyon kapag nagugutom na ang taong bayan. Serbisyong tapat lang anya ang kailangan. Kung kailan ko nagugutom, panloloko po yan. Isipin mo, sasabihin mo, City Hall, bebenta ko para sa taong bayan. Alam nyo naman ho, pag nagugutom, magmula ho nung panahon ni Mahoma hanggang panahon ni Erap, wala naman nabenta dito. At hindi naman namatay ng gutom ang taga Maynila. Manapat yumamampa ang taga Maynila. Ang mahalaga po, para hindi mamatay ng gutom ang taga Maynila, magserbisyo sila ng tunay at tapat. Hindi puro kalokohan ang iniisip nila, pati yung food pack, pati yung cake na senior citizen, tinitira nila. Ayon kay Lopez, ang mahirap kay Moreno ay gusto pang ibenta ang Manila City Hall gayong hindi naman ito kailangan. Kung papalaring manalong mayor ng Manila, pangako ni Lopez, babawiin ng pamahalaan ang mga ebidentang ari-arian ni Mayor Moreno. Unang-una po, siyempre, ibabalik natin sa siyudad ng Maynila ang mga properties na dapat nasa Manila kasi patrimonyo ng property yun. Pangalawa po ay we will look into the circumstances at gagawin natin ang narapat po. Justice will prevail. The truth and justice will prevail. At ipaglalaban po natin yan. Ako po ay may tapang at may puso po na ipatupad. Gawin ang dapat gawin po. Chona Yu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.